Randall Tagalog Love Stories presents Anak ka ng nanay mo? Napapikit na lang si Giselle dahil sa ingay ng bibig ng kanyang tiyahin. Buntis ka? At sinong ama? Yung boyfriend mong payatot na palamunin? Aba Giselle, sa tingin mo ba bubuhayin kayo nun? Baka mas pipiliin nun na bumili ng drugs kaysa panagutan ka. Tita, hindi si Ero lang ama. Sagot ni Giselle sa tiyahin. Nag-break kami, 2 months na. Nakita ko kasi siyang may babae. Sakto namang may party sa bahay nila Abby. Ayun, naglasing ako. Pagising ko, nakahubad na ako at may katabing lalaki. Hindi ko na nakita yung muka kasi may brief sa muka eh. Hindi yung payatot ang ama? Tumango si Giselle sa tiyahin. Okay, tatanggapin ko yung pinagbubuntis mo at hindi kita palalayasin. Thank you, Lord. At hindi yung siraulong yun ang ama ng baby ng pamangkin ko. Napangiwi na lang si Giselle habang pinanonood ang kanyang tita na todo ang pagdarasal. Ang tiyahin niya na lang ang kasama niya sa buhay. Dito siya tumira magmula nang mamatay ang kanyang mga magulang. Tinuring siyang anak ng kanyang tiya at hindi siya nito sinaktan. Ganon din ang tiyo at pinsan niyang babae. Hindi ka galit? Tanong ni Giselle sa kanyang tiya. Magagalit lang naman ako kapag si Ero lang ama niya ni. Tita, never naman ako nagpagalaw sa kanya. Ayoko sa kanya, ang baho kasi. Sus, pero tumagal kayo ng 3 taon. Ibang klase ka kasi ng pinipiling lalaki. Doon pa sa walang itsura, babaero pa. Love is blind kasi. Tsaka, tita, gusto kong mangga. Bilan mo nga ako. Tumango ang tiya ng dalaga. Ngayon mula ako mauutusan ha. Kapag lumabas yung anak mo at inutusan mo ko, hahampasin kita ng walis tambo. E di sana palagi akong buntis. Sabi ni Giselle. Maghanap ka muna ng asawa. Sagot ng tiya niya at tumayo. Sige na, bibilhan na kita at baka maging tiyanak pa yung anak mo. Salamat tita, love you. Maswerte si Giselle sa kanyang tita dahil kung wala ito, siguradong nasa pudar na siya ng mga sindikato. Mahal ka na agad ni lola mo. Napahimas ng dalaga sa kanyang tiyan. Kapag lumabas ka, huwag kang pasaway ha. Masasaho ka talaga ng lola mo, bahala ka. 6 na taon ang lumipas. Anak ng teteng, Giselle, kunin mo nga itong anak mo sa banyo kung ayaw mo isako ko to. Mabilis na pinatay ni Giselle ang kalan nang marinig ang sigaw ng kanyang tiyahin. Nagtungo si Giselle sa banyo at napahampas na lang siya sa noo nang makita ang anak na pinalilinis ng bowl ang toothbrush ng kanyang tita. Jai! Nilapitan niya ang anak at binuhat. Ano na naman itong kakulitan mo? Ngumiti lang ang kanyang 5 taong gulang na anak. Dahil sa pagngiti nito, ay lumabas ang bulok ng ngipin nito sa harap. Lilinisin ko yung bowl, sabi nito at humagik-gik. Pangit magalit ni Lola, laki ng butas ng ilong. Huy! Tinakpan niya ang bibig ng anak at inalis sa banyo. Gusto mo bang maisako ni Lola? Palagi mo na lang siyang ini-stress. Love ako nun, di nga ako isasako. Sagot ng batang babaeng si Jai at humagik-gik. Mama, anong ulam po natin? Nagugutom na ako. Longganisa. Sagot ni Giselle sa anak at ibinaba ito. Bumili kang toyo sa tindahan para may sausawan tayo. Inabutan ng 20 pesos ni Giselle ang batang babae. Yelo rin pala. Sa'yo na sukli. Okay po. Sabi ni Giselle at mabilis na lumabas ng bahay. Nagtungo sa kusina si Giselle at nagsimulang maghain. Nang makarating ang anak niya, ay kasunod na nito ang pinsan niya at ang tito niya. Tito, nilapitan ni Giselle ang tiyuhin at nagmano rito. Kumusta po ang pasada? Matumal ang pasahero, sagot nito.
Mama, piso na lang sukli mo po. Anong mabibili ko sa piso? Maktol ni Jai at ngumuso. Huwag ka na magreklamo, sabi ni Giselle at kinuha yung binili ng anak. Ihulog mo na lang yan sa alkansya mo mamaya. Hinihintay nila Giselle ang kanyang tiyahin at na makaupo ito ay nag-umpisa na silang kumain. Bakit nakasimangot ka, ma? Tanong ni Jovelyn sa kanyang ina. Si Jovelyn ay ang pinsan ni Giselle. Paano? Yung pamangkin mo, sinalaulan na naman yung toothbrush sa banyo. Nakasimangot na sagot ng ginang. Mauubos na yung stock ng toothbrush natin dahil sa kanya eh. Nilinis ko naman po yung bowl eh. Buti nga nagsisipag na po ako eh. Sagot ni Jai. Huwag ka nang sumagot at baka isa ako ka talaga ng lola mo. Saway ni Giselle sa anak. Behave ka na lang dyan. Pasalamat ka. Cute ka. Kung nagkataong naligaw ng landas yung nanay mo at nagmukha kang tiyanak, pinamigay na kita. Sabi ng tiyahe ni Giselle sa kanyang anak. Humagik-gik lang ang batang babae at nagpatuloy sa pagkain. Oo nga po pala. Magde-deliver akong langgunin sa kila Abby. Jovelyn, iiwan ko muna sa'yo si Jai. 10 kasi in order ni Abby, sayang ang kita. Isang online seller ng longganisa si Giselle. Natutunan niyang gumawa ng longganisa at malaki naman ang kita niya rito. Sama na lang ako. Sama ako po. Hindi pwede. Sagot ni Giselle sa anak. Sa susunod na, may bisita ang ninang Abby mo. Baka magbasag ka pa dun. Sama ako. Ingit nito at tinigil ang pagkain. Baka pagbalik mo po nakasako na ako eh. Sama na ako, mama. Isama mo na, Giselle. Ipagdadrive ko na lang kayo. Sabi ng kanyang tiyuhin. Baka magwala lang yan at ikain na naman. Napahinga ng malalim si Giselle at tumango. Ngumisi naman ang batang si Jai at nagpatuloy sa pagkain. Nang matapos kumain sila Giselle, ay agad na silang lumarga ng kanyang tiyuhin. Uutuin ko ulit si Ninang, sabi ni Jai at humagik-gik. Huwag kang makulit doon. Nandun ang pamilya ng ninang mo, bili ni Giselle sa anak. Bahala ka, ililigaw kita. Dahil sa pribadong village na katira ang kaibigan ni Giselle, ay hindi pinapapasok ang tricycle. Kailangan maglakad ni Giselle at ng anak niya para makarating sa bahay nila Abby. Order po ng langgunisa. Nakangiting sabi ni Giselle sa guard. Kay Abby po ulit. Diretso ka lang, kilala na kita. Sabi ng guard sa kanya. Ngumiti si Giselle bago pumasok sa loob, bit-bit ang bag, nalalagyan ng longganisa at hawak ang kanyang makulit na anak. Ang laki ng bahay, sabi ni Jai. Kailan kaya tayo magkakaroon ng bahay na ganyan? Soon, sagot na lang ni Giselle sa anak. Mama, what if mayaman po ang papa ko? Bakit kasi hindi mo siya kilala po? Masyadong komplikado yung nangyari, anak. Huwag ka na maraming tanong. Ang chismosa mo na, ha? Chismosa ang nanay, malamang chismosa rin ang anak. Nakangusong sabi ni Jai. Napailing na lang si Giselle at hindi na pinansin ang madaldal niyang anak. Nang makarating sa tapat ng gate nila Abby, ay agad kumatok ang dalaga. Bumukas ito at bumungad sa kanya ang guard ng kaibigan. Giselle! Kasama mo pala si Bulilit. Pumasok ka na. Hinihintay ka na nila, Ma'am Abby. Salamat po, sagot ni Giselle at pumasok na. Kasunod naman niya ang anak. Dire-diretsyong pumasok sa loob ng bahay si Giselle. Hindi niya namalayang umakyat na sa fountain ng anak niya at nagliwaliw doon. Abby! Ay, hello po tita, tito. Giselle! Ngumiti ang ina ni Abby sa kanya. Nandiyan na ba ang favorite longganisa namin? Opo. Magalang na sagot ni Giselle at lumapit doon. Nagmano muna siya sa mga magulang ng kaibigan bago na upo sa katabi. Naparami ang order namin dahil umuwi si kuya, sabi ni Abby sa dalaga.
Nag-resign na siya sa work niya bilang soldier abroad. Napatango si Giselle. Hindi niya pa nakikita ang kapatid ng kaibigan dahil isa itong sundalo sa abroad. Kasama ko si Jai. Nakangiting sambit ni Giselle. Agad ring nawala ang ngiti niya nang ma-realize na wala si Jai sa likuran niya. Ma'am, may maliit na batang naliligo sa fountain niyo. Natigilan si Giselle at napatitig sa pumasok na lalaki. Malaki ang katawan at gwapo. Napaawang na lamang ang bibig niya dahil sa pagkakahawig nito sa anak niya. Kuya ko yan. Sambit ni Abby at humagik-gik. Type mo? Lakad kita. Kaso masungit yan. Tumikhim si Giselle. Yung anak ko pala pupuntahan ko lang. Mabilis siyang lumabas at malakas ang tibok ng puso niya nang madaanan ang gwapong kuya ng kaibigan. Jai! Sigaw niya at agad dilapitan ng anak na basang-basa. Sinabi ko na nga ba? Sa susunod talaga hindi na kita isasama. Gusto ko lang naman po swimming. Nakangusong sabi ni Jai at bumaba sa fountain. Mama, ang lamig po. Napahampas si Giselle sa kanyang noo bago hawakan sa kamay ang anak. Ito, tuwalya. Sabi ni Abby nang makalapit sa kanilang dalawa. Salamat. Kinuha ni Giselle ang tuwalya at ipinulupot sa basang anak. May mga damit sa taas si Jai. Bihisan mo muna. Sabi ni Abby sa kanyang kaibigan. Tara, akyat muna tayo. Pumasok sila sa loob ng bahay. Ramdam ni Giselle ang tingin sa kanya ng kapatid ni Abby. Kaya mabilis siyang naglakad. Nang makarating sa kwarto ni Abby, ay agad niyang pinalitan ang damit ng kanyang anak. Ninang! Sumampa ang batang si Jai sa kaibigan ni Giselle. Ninang, may pagkain po kayo? Nakakagutom mag-swimming eh. Anak, mahiya ka naman. Dinumihan mo na nga yung fountain nila, manghihingi ka pa ng pagkain? Nakasimangot na sabi ni Giselle sa anak. Alam mo, ngayon ko lang napagtanto na sobrang magkahawig si Kuya at si Jai. Sabi ni Abby, nabahagyang ikinakaba ni Giselle. Kinakabahan ng dalaga sa hindi niya malamang dahilan. Nasaan ba kasi ang tatay ng inaanak ko? Hindi kilala ni Mama. Si Jai ang sumagot. Ninang, gutom na po ako. Tara sa kusina, nag-uwing banana pa yung kuya ko. Sabi ni Abby at tumayo, buhat si Jai. Tara na Giselle, kumain na muna kayo bago kayo umuwi. Tumango na lamang ang dalaga at sumunod sa kaibigan. Nang makababa, ay wala na ang mga magulang at kapatid ni Abby. Dumiretso sila sa kusina at bumalik ang kaba ni Giselle nang makitang naroon pala ang kuya ni Abby at kumakain ito ng tahimik. Pati ang mga magulang ng kaibigan ay naroon din. Siya na ba ang anak mo? Tanong ng ina ni Abby kay Giselle. Opo, huling kita niyo pa ho dyan, maliit pa at mabait. Ngayon matigas na po ang ulo. Nakakatuwa. Kamukha talaga siya ni Akiro. Sabi naman ng mga magulang ni Abby. Kiming umiti si Giselle bago maupo habang kandong ang anak. Nang mailapag ni Abby ang banana pie, ay nagsimula na silang kumain. Hindi masarap? Nakangiwing, sabi ni Jai sa kanyang mama. Ma, lasang lupa po. Manahimik ka? Tinakpan ni Giselle ang bibig ng bata. Kulit-kulit mo talagang bata ka. Luto ni kuya yan. Natatawang sabi ni Abby. Nahihiyang nilingon ni Giselle ang kapatid ni Abby. Mas lalo siyang nahiya nang makitang nakasimangot ang binata. Sorry po. Walang prenong bibig nitong anak ko eh. Tinanggal ni Jai ang kamay ng kanyang ina sa kanyang bibig. Honest lang po ako. Sabi mo mama, dapat po honest ako. Eh anak, minsan kasi nilulugar yung pagiging honest. Gusto mo bang mailagay sa sako? Ngumuso si Jai at tumingin sa kapatid ni Abby. Kahit kamukha po kita, sasabihin ko pa rin na hindi masarap yung luto mo. Huwag mong kainin. Masungit na sabi ni Akiro sa bata. Ay, attitude. Sabi ni Jai
at tumikwas ang isang kilay. Nakakatawa silang panoorin. Para silang mag-amang nag-aargumento. Jai, tumigil ka na. Sita ni Giselle sa anak. Iiwan kita rito. Okay lang po. Tabi kami matutulog din Ninang. May aircon pa kwarto niya. Sige, tapos ang katabi ko matulog ay si Jacob. Pang-aasar ni Giselle sa anak. Si Jacob ay ang baby na anak ng kapitbahay nilang pinagseselosa ni Jai. Mama, ayaw na! Maktol ng batang babae. Natawa na lang si Giselle nang umiyak si Jai. Kinalong niya ang anak at niyakap. Hindi na po. Tahan na, mahal kong anak. Malambing na sabi ni Giselle sa anak. Dumako ang tingin niya sa kapatid ni Abby. Parang malulusaw ang dalaga dahil sa kakaibang titig nito sa kanya. May biglang imaheng pumasok sa kanyang isipan. Napakurap-kurap si Giselle at nag-iwas ng tingin sa lalaki. Bakit siyang nakita kong kasama nung gabing yun? Bulong ni Giselle at mabilis na umiling. Siguro, nababaliw lamang siya. Mama, bakit tayo pupunta kila Ninang? Tanong ni Jay sa kanyang ina habang naglalakad sila patungong bahay nila Abby. Birthday ng Ninang mo. May handaan dun at medyo maraming bisita. Huwag kang magkukulit dun at huwag kang maliligo sa fountain. Opo. Sagot ni Jai. Ibigyan mo akong biskwit kaya hindi ako makulit mamaya. Nang makarating sa bahay nila Abby, ay agad pumasok ang dalawa. Agad namang sinalubong ni Abby ang kanyang mga kaibigan nang makita si Giselle at Jai. Happy birthday po, Ninang! Bati ni Jai sa kanyang ninang at inabot ang regalo nila ng kanyang mama. Thank you. Tara na, kumain na tayo dun. Nagtungo ang tatlo sa loob ng bahay. Pinaupo ni Abby ang kaibigan at inaanak. Hinaina naman agad sila ng pagkain. Mama, ayoko ng patatas, di masarap. Si mama na ang kakain. Ilang saglit lang ay natapos ng kumain si Jai. Lumabas ito ng bahay nila Abby. Pabayaan mo muna. Sabi ni Abby sa kanya. So, kamusta ang life mo? Hindi mo pa rin ba kilala ang ama ng baby mo? Hindi eh. May brief kasi sa mukha nang magising ako. Dito lang naman naganap sa bahay ang party. Nangalumbaba si Abby. Ang imbitado lang naman na lalaki noon ay mga kaibigan ko. Mga kaibigan ni kuya. Tapos nandun din si kuya. Nasa party ang kuya mo? Hindi ko siya nakita. Pumunta siya, lasing na tayo. Sagot ni Abby. Despedida party kasi ang naganap. Alis ni Kuya Akiro noon para bumalik sa work niya. 6 years bago siya ulit umuwi. Sandali nga, sumakit yata yung tiyan ko bigla. May tao ba sa banyo? Wala. Sagot agad ni Abby. CR ka muna. Bumalik ka agad ah. Tumango si Giselle at umakyat patungong kwarto ng kaibigan. Nang makapasok siya sa CR, ay hindi naman siya nagbawas. Tumitig lang siya sa salamin habang inaalala ang nangyari ng gabing yon. Unti-unting napahawak si Giselle sa kanyang bibig nang manumbalik sa kanyang isipan ang mga nangyari noong gabi. Patay. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Ang landi mo, Giselle. Ba't kuya pa ng best friend mo ang ginapang mo? Napatili si Giselle at napahampas sa kanyang sarili. Hindi niya alam kung gaano siya katagal sa banyo ng kaibigan bago niya napagdesisyon ng bumaba. Huy, okay ka lang? Takang tanong ni Abby sa kanya nang makababa siya. Abby! Naiiyak na sabi ni Giselle sa kanyang kaibigan. May katangahan akong nagawa. Gusto ko na lang tumalon sa building bigla. Bakit? Hindi lumubog yung dumi mo? Yung ama ni Jai, kilala ko na. Pero huwag mo muna ipagsasabi ha. Sinong ama? Nung nalasing kasi ako, may ginapang akong lalaki. Abby, yung kuya mo ang ama ni Jai. Siya yung ginapang ko. Nanlaki ang mga mata ni Abby. Bago pa ito makasigaw, ay agad na natakpan ni Giselle ang bibig nito. Huwag kang maingay.
Inis niyang sambit sa kaibigan. Shock pa rin ako kaya huwag ka munang madaldal. Tumango lang si Abby, kaya tinanggal niya ang kamay sa bibig ng kaibigan. Mama! Natigilan ang dalawa at napalingon kay Jay na umiiyak. Bakit? Ano nangyari? Alalang tanong ni Giselle sa anak at binuhat ito. Bakit ka may bukol sa ulo? Naitulak ako ng babae, untog ako. Iyak nito at yumakap sa kanya. Di ko naman sa Japong lagyan ng chocolate yung bag niya eh. Nagkatinginan si Abby at Giselle. Pareho silang nang iniisip kaya agad silang lumabas. Sino dyan? Tanong ni Abby sa inaanak habang inaayos ang manggas ng dress niya. Ayun po. Tinuro ni Jay ang nakapulang babae na tumatawa habang kausap ang kuya ni Abby. Maldita talaga yun. Sabi ni Abby, patay na patay yun kay kuya. Hindi ko alam kung sino nag-invite dyan. Hawakan mo ang baby ko. Ibinigay ni Giselle ang anak kay Abby bago lumapit sa babae habang pinapatunog ang kanyang kamao. Aray! Daing ng babae nang bigla na lang hinilan ni Giselle ang buhok niya. Baliw ka ba? Binukulan mo ang anak ko. Gigil na saad niya at ginudgod ito sa lamesa. Wala kang karapatang paiyakin at saktan ang anak ko. Go, Beshi! Cheer ni Abby sa kaibigan. Enough of that? Sabad ni Akiro at hinila si Giselle palayo sa babaeng nanakit kay Jai. Calm down. Kapag sinaktan ng anak ko, hindi ko alam ang salitang calm down. Halika rito babae ka at sasapakin kita. Go, Giselle! Sigmuraan mo! Abby, stop! Saway naman ni Akiro sa kapatid. Subukan mo ulit saktan ng anak ko at gigilitan kita. Inis na sabi ni Giselle at hinarap si Akiro. Magsama kayong dalawa. Padabog siyang tinalikuran ng babae at nilapitan nito ang anak na may bukol at namumula ang noo. Masakit pa ba? Tanong niya sa anak. Abby, may piso ka ba? Lalapatan kong bukol nito at baka maging sungay. Inabutan naman ni Abby ng piso ang kaibigan. Pumasok ang dalawa sa loob at naupo sa sofa. Sinimulang ilagay ni Giselle ang piso sa bukol ng anak. Pasensya ka na at nasira ko ang party mo. Sabi ni Giselle sa kaibigan. Anong nasira? Pinasaya mo nga ako dahil sa ginawa mo sa ilusyonadang babaeng yun? Sagot ni Abby at ngumiti. Ang lakas mag-post na parang may relationship sila ni kuya? Ayaw nga sa kanya ni kuya? Well, ayaw ko rin sa kanya dahil mas gusto kita para sa kuya ko. Bad trip nga ako sa kuya mo. Sarap niyang krutin sa itlog. Hay nako, buti wala dito sila mami. Kung nagkataong nandito sila mami, baka pati siya iromes back. Sabi ni Abby. Mama, gusto ko pong tubig. Sabi naman ni Jai. Abby, ikukuha ko lang ng tubig si Jai. Sabi ni Giselle sa kaibigan. Ibinigay muna ni Giselle ang anak kay Abby bago siya magtungo sa kusina at ikuha ng tubig ang anak. Have we met before? Muntik nang maibagsak ni Giselle ang hawak na baso nang biglang sumulpot sa kanyang harapan ang kuya ni Abby. Nakakagulat ka naman. Pamilyar ka sa akin. Sabi sa kanya ng binata at tinitigan siya. Kamukha mo yung babaeng nakasama ko 6 years ago. Kamukha mo yung babaeng gumapang sa akin. Peking tumawa si Giselle. Ako? Gagapangin ka? In your dreams. Tumaas ang isang kilay ng binata. Bakit ka nanginginig kung ganun? Pasmado ako. Makikiraan, nauuhaw na ang anak ko. Akmang lalagpasan niya ang binata, kaya lang humarang ito sa daraanan niya. You're not good when it comes to lying. So tell me the truth. Ikaw ba ang babaeng nakasama ko 6 years ago? Napalunok si Giselle. Nainom niya rin ng tubig na kinuha niya para sa anak. You're nervous. Sabi ng lalaki at natawa. So am I right? I'm the father of your daughter? Oo na! Inis niyang itinulak ang lalaki. Kasalanan mo! Nilandi mo ako nun.
You are wearing a hot bodycon black dress. And you're doing sexy dance that night. Anong gusto mo? Palampasin ko yun? Nakangising sabi sa kanya ng binata. Maganda naman ang kinalabasan na ginawa nating dalawa. Alam ko na ngayon kung saan nakuha ni Jay ang pagiging abnormal niya. Sabi ni Giselle at napailing. Jay ang pangalan niya? Tanong ng binata. Umiling si Giselle. Jana Aiko. Jay lang ang ginamit naming nickname. Ngumiti si Akiro. I badly want to meet her properly. Wag muna ngayon. Baka mabigla yung bata. Mag-set na lang tayo ng date. No. I will introduce myself at her now. Sabi ng binata at inagaw ang tubig na bitbit niya. Gusto niya sana itong hilahin pabalik sa kusina pero huli na. Mabilis itong nakalapit sa anak niya. Jana Aiko, I'm your father. Diretsong sabi ng binata sa batang babae. Ininom ni Jay ang tubig habang nakatitig sa binata. Alam ko po, magkamukha tayo eh. At saka, pareho po tayong may balat sa tiyan. Tinaas ni Jay ang damit niya at bumungad sa kanila ang isang malaking balat sa tiyan nito. Diba ganito rin po yung sayo? Yeah. Nakangiting sabi ni Akiro. Nice to meet you, my lovely daughter. Expected ko pong gwapo ka dahil maganda ako. Sabi ni Jay sa ama. Hindi ko lang expected na hindi ka masarap magluto. Natawa si Giselle sa sinabi ng kanyang anak. Kahit kailan talaga ay walang preno ang bibig nito. Can you give me a hug? Sabi ni Akiro sa anak. Bumaba naman si Jay sa pagkakakandong sa ninang niya at nilapitan ng binata. Niyakap ni Jay ang kanyang ama. Hindi naman maiwasang mangilid ng luha ni Giselle habang nakatingin sa eksena na nasa harapan niya. Alam niyang gustong gusto talagang makilala ni Jay ang kanyang ama. Hindi lamang ito nangungulit sa kanya dahil kahit ang dalaga ay hindi kilala kung sino ang ama ng kanyang anak. OMG! Happy family na! Tili ni Abby at niyakap si Giselle. Kailan ang kasal niyo, kuya? Hoy, anong kasal? Walang kasal, okay? Merong kasal. Kailangan ko palang manligaw. Liligawan mo si mama? Tanong pa ni Jay. Tumango naman si Akiro. Ako rin po, ligawan mo. Ano, si mama lang may chocolate at ako wala? Magchocolate ka pa, wala ka nang ngipin. Natatawang sabi ni Akiro sa anak. Nagsalubong naman ang kilay ni Jay bago lumayo sa ama. Hindi na kita ba tipo? Mama, uwi na nga tayo. I'm just kidding. Natatawang sabi ni Akiro bago hilahin ang anak at buhatin. What do you want, baby? Bibilihin ni daddy ang gusto mo. Gusto kong mawala itong bukol ko. Paano kapag naging sungay po ito, edi aasa rin ako ng mga tao. Hindi magiging sungay yan. Ano ka, unicorn? Sa akin na kayo titira simula ngayon. Sa kabilang kalsada lang ako nakatira. Ah, haha, hindi pwede. Hindi papayag si Tia. Magagalit yun. Kapag basta na lang kami umalis sa kanila nang walang paalam. At saka, mahal na mahal ni Tia yan. Kaya hindi kami papayag na ipamimigay ang anak ko sa'yo. Anong mahal? Gusto niya nga po akong isa ko eh. Sabi ni Jay. Tira na tayo kay Papa. May aircon kwarto niya. Manahimik ka muna. Sabi ni Giselle sa anak. Kung gusto mo mag-set na lang tayo ng araw para kay Jay. Sa akin siya, Monday to Wednesday. Sa'yo siya ng Thursday to Saturday. Tapos Sunday, ibalik mo na siya sa akin. Ayoko. Sabi ni Akiro. I will talk to your tita. Kukuhanin ko kayo ng anak natin. Ayoko ngang tumira kasama ka. Hindi naman kita gaanong kilala pa. Inis na sabi ni Giselle. Bakit? Sa tingin mo gagapangin kita? Ikaw ang gumapang sa akin, baka nakakalimutan mo. Hoy! Inakit mo ko! Dinuro ni Giselle ang lalaki. Itahimik mo yung bibig mo kung ayaw mong hampasin ko yan ng dos por dos. Papa, tahimik ka na po! Sabi ni Jay sa ama. Pangit magalit si mama, lumalaki butas ng ilong niya parang si Lola.
Inis na napakamot si Giselle ng ulo. Mukhang nadagdagan ng taong magpapasakit sa ulo niya. Pupuntahan ko ang tita mo ngayon. Seryoso ang sabi ni Akiro. Isasama ko si Jai. Sisiguraduhin kong pagbalik namin ay dala na namin lahat ng gamit mo. Sige lang, pero sinasabi ko sa iyo, hindi papayag sila tita. Sabi ni Giselle sa binata. Ngumisi lang ang binata bago lumabas dala ang anak nila. Napahinga lang ng malalim si Giselle at napaupo sa sofa. Tita, ba't pumayag ka? Inis na tanong ni Giselle sa kanyang tita na kausap niya sa telepono. Pinagmayabang ko pa naman na hindi ka papayag dahil mahal mo kami ni Jai. Mama, dito na lang po kasi tayo. Sabad ni Jai na kumakain ng ice cream habang nakaupo sa sofa. Inirapan lang ni Giselle ang anak. Giselle, gwapo yung ama ni Jai. Tapos mayaman pa. Kayang-kaya kayo niyang buhayin. Sabi ng kanyang tiya. Ganun na lang ba yun? Napasimangot si Giselle. Paano kung masamang tao to? Mag-isip ka nga. Sa tingin mo magiging alagad ng batas yan kung masamang tao yan? Singhal sa kanya ng kanyang tiya. Giselle, huwag sanang sumama ang loob mo sa akin. Ginawa ko ang bagay na makabubuti para sa inyong mag-ina. Hindi pwedeng nakadepende ka lang sa akin. Kailangan mo rin bumuo ng sarili mong pamilya. Giselle, ganito lang ako palagi sa inyong mag-ina. Pero mahal na mahal ko kayo. Palagi kong iniisip ang kabutihan yung mag-ina. May kasunduan kami niyang ama ni Jai. Kapag binali niya yon, ako mismo ang kukuha sa inyo kung saan siya nakatira. Tumulo ang mga luha ni Giselle. Tita, salamat po ah. Kahit na anong kakulitan ko ay hindi mo ako iniiwan. Tita, siguradong malaki ang pasasalamat sa inyo nila mama. Salamat po sa pag-aalaga sa akin. Huwag kang umiyak dahil baka uhugin ka. Sabi ng kanyang tiya. Bibisita kami dyan sa'yo, huwag kang mag-alala. Palagi mong babantayan si Jaya, baka sumpungin ang hikayan. Nasabag mo yung nebulizer niya. Opo, salamat po. Mahal na mahal ko kayo. Huwag mo munang gagapangin ulit ang ama ni Jai hanggat hindi pa kayo kasal. Sabi ng kanyang tita. Ibaba ko na itong tawag dahil mamalengke pa kami ng tito mo. Salamat tita, ingat po kayo. Binaba ni Giselle ang telepono at pinunasan ang kanyang luha. Siya na yata ang pinakaswerteng pamangkin sa buong mundo. You okay? Tanong ni Akiro sa dalaga habang pinupunasan nito ang bibig ng anak. Tumango si Giselle. Ayos lang ako, nagkausap na kami ni tita. Tumango si Akiro. Sa bahay nila ma'am tayo magdi-dinner mamaya. Marami pa kasing natinanghanda si Abby. Uuwi rin sila mami. Okay. San pala ang kwarto namin ni Jai? Isa lang naman ang kwarto dito. Sabi ni Akiro sa dalaga. Yung isa kong kwarto ay ginawa kong bodega. Bukas pa malilinis yon, kaya tabi-tabi muna tayo sa iisang kama. Okay lang sa akin, pero sa gitna si Jai. Sabi ni Giselle. Siya lang din ang yayakapin mo. Bawal dumampi ang daliri mo sa akin kung ayaw mo mahampas ng dos por dos. Okay. Saad niya Akiro. Papa, malikot po matulog si Mami. Pagising mo, nakayakap na sa'yo yan. Sabi ni Jai sa ama. It's okay for me. Okay lang na yakapin niya ako. Masaya tulog ko mamaya kasi katabi ko mama papa ko. Sana sa susunod po may katabi na rin akong kapatid. Nakangising nilingon ni Akiro si Giselle. Nanghihingi na ng kapatid. Sampal, gusto mo? Umirap si Giselle sa binata. Kung gusto mo ako makuha, aba manligaw ka. Sorry ka, hindi ako easy to get. Huwag ka po maniwala kay mama. Tignan niyo po, mamahalin ka agad niyan. Sinamaan ang tingin ni Giselle ang anak. Ngayon, kumakampi ka na sa tatay mo. Sige lang, Jai. Aampunin ko si Jacob. Siya na lang magiging baby ko. Hindi naman papayag yung mami ni Jacob na ampunin mo siya eh. Sagot ng kanyang anak. Anong hindi? Gusto na nga ibigay sa akin si Jacob eh. Pang-aasar ni Giselle sa anak. Nangilid naman ang luha ni Jai at maya-maya lang pumalahaw na ng iyak.
Giselle! Saway sa kanya ni Akiro bago buhatin ang anak. Natawa naman si Giselle bago lapitan na mag-ama. Hinagod niya ang likod ng anak na buhat-buhat ni Akiro. Tahan na, nagjo-joke lang si Mama. Mama! Iyak ni Jai at lumipat sa ina. Sinayaw-sayaw naman ni Giselle ang anak habang hinihimas ang likod nito. Nakahinga ng maluwag si Giselle nang tumahan na ang kanyang anak. Ubusin mo na yung ice cream mo. Umiling lang si Jai at sumubsob sa kanyang leeg. Niluloko ka lang naman ni Mama. Sa tingin mo mas gugustuhin ni Mama kumuha ng ibang baby kaysa alagaan ka? Ngumuso lang si Jai. Alam mo naman na ikaw lang ang baby number one ko eh. Love you, Mama. Malambing na sabi ni Jai sa kanyang ina. Ikaw lang din po ang number one mama ko kahit pasaway ka. At ako pa ang pasaway ngayon? Natawa si Giselle. What a beautiful view. Nakangiting sabi ni Akiro at nilapitan ang kanyang mag-ina. Buti pala inakit kita. Kung hindi, wala akong magandang mag-ina. Hindi ko rin pinagsisisihan na ginapang kita. Nagkaroon lang naman ako ng magandang baby. Natatawang sabi ni Giselle sa binata. Pagkatapos ng madamdaming lambingan ng tatlo, ay lumipat na sila sa kabilang bahay dahil dumating na ang mga magulang ni Akiro. Mom! Dad! Nilapitan ni Akiro ang mga magulang at nagbano sa mga ito. I have a big great news for the both of you. Ano? Anak mo ang anak ni Giselle? Sabi ng kanyang ina. How did you know? Tanong ni Akiro sa ina. Sorry kuya, hindi kinaya na excitement ko kaya nasabi ko na. Sabi ni Abby at nag-peace sign sa kapatid. You know naman, kapag excited ako, yung surprise nagiging palpak. Abby! Inis na sabi ni Akiro. Dahil sa balitang yan, nagmadaling umuwi ang mami mo. Sabi ng ama nila Akiro at Abby. Hindi na rin naman ako ganong nagulat dahil magkamukha-magkamukha kayo ni Jai. Nakangiting sabi ng ina nila Akiro at Abby. Welcome to the family, Giselle. Nahihiyang umiti si Giselle. Grabe naman yung tita. Salamat po. Don't be shy, iha. Matagal ka ng parte ng pamilya namin at masaya ako doon. Thank you po. Naiiyak na sabi ni Giselle sa ginang. Mom, kakaiyak lang yan. Huwag mo na ulit paiyakin. Siniko naman ni Giselle ang sikmura ng binata kaya napalayo ito sa kanya. Diba, ang usapan natin, huwag mo akong hahawakan basta-basta. Distansya muna. Sungit naman. Bulong ni Akiro at binuhat na lang si Jai. Ikaw na lang ang lalambingin ko anak. Tsaka ako na lalambingin yung masungit mong mama kapag naging kami na. Kahit po hindi ka masarap magluto, magpapalambing ako sa'yo. Tinuloy nila sa pagkainan ang usapan nila. Anong magiging plano nyo? Bubuoyin ko ang pamilya ko. Sagot ni Akiro sa ama. I'm planning to court Giselle. Akiro, ligawan mo dahil gusto mo at mahal mo. Hindi lang dahil ina siya ng anak mo. Seryosong sabi ng ama nila Akiro. Huwag kang masyadong pa-chill-chill, tatamaan ka sa akin. I know, Dad. Hindi niyo ako tinuruang maging gago, kaya hindi ako magiging ganun. I know what I'm doing. Just let me handle this. Pabayaan mo na siya. Matinong tao si Akiro, kaya siguradong alam niya ang ginagawa niya. Sabi naman ng ina nila. Sigurado naman kapag nagloko yan, babarilin agad yan ni Giselle. Ma'am, hindi pa nga kami grabe na yan manakit. Sa tingin mo ba, magagawa akong magloko sa kanya? Handa na akong magpamilya. Kaya nga ako bumalik dito at nag-resign na eh. Ma'am, hayaan nyo na yung dalawa. Anong gusto nyo? Si Catherine na makatuluyan niya? Sumimangot naman si Abby. Naku, Mami, alam mo ba sinakta ni Catherine yan si Jai? Kaya may bukol si Jai dahil tinulak siya ni Catherine. Ay huwag magpapakita sa akin ng babaeng yun ha. Baka ilang paso ko siya sa sahig. Gigil na sabi ng ina nila Abby. How dare her to hurt my granddaughter? Okay na po ako, Lola. Naisabunot po ni Mama yung babae kanina eh. Sabi ni Jai sa kanyang Lola. Galit na galit si Mama kanina. Lumalaki nga po butas ng ilong. Hindi ko alam kung proud ka sa akin o inaasar mo lang ako.
Kinurot ni Giselle ang pisngi ng anak. Kumain ka lang po, okay? Okay po. Sabi ni Jai at nagpatuloy sa pagkain. Nang matapos sa pagkain, ay bumalik sila Akiro sa bahay nila. Sumakit kasi ang tiyan ni Jai. Mukhang napasobra ng kain. Ano, success? Tanong ni Giselle sa anak nang makalabas ito ng banyo. Nag-thumbs up pa si Jai. Success po. Natawa si Giselle. Tara na sa kwarto, bibihisan na kitang pantulog. Nagtungo ang dalawa sa kwarto at binihisan na nga ni Giselle ang anak. Ayan, mukha ka ng bata ulit. Amoy baby ka na rin. Kanina amoy kanal ka eh. Maglinis ka na, ako na magbabantay kay Jai. Sabi ng kapapasok lang na si Akiro. Tumango ang dalaga. Kumuha muna si Giselle ng damit sa closet bago dumiretso sa CR. Dahil feeling ni Giselle mabaho siya, napili niyang maligo na. Ikaw na, sabi ni Giselle sa binata. Tumayo si Akiro at naghubad ng damit. Mabilis namang umiwas ng tingin si Giselle nang tumambad sa kanya ang matikas at may abs na katawan ng binata. Wow! Laki ng katawan mo po! Manghang sabi ni Jai sa ama. Siguro kapag nasuntok mo ako, mamamatay ako. Natawa si Akiro at kumuha ng damit niya. Paano mo naman nasabing magagawa kitang suntukin? Hinding-hindi kita sasaktan, anak. Takot ko lang sa mama mo. Sa bagay po, mas nakakatakot si mama. Sabi ni Jai at tumangutango. Pumasok si Akiro sa banyo. Naupo naman si Giselle sa kama at nagsimulang maglagay ng lotion sa kanyang katawan. Gusto ko rin yan po. Sabi ni Jai at naupo sa tabi ng kanyang ina. Pinakialaman ng batang babae ang lotion at hindi naman ito sinuway ni Giselle. Mama, kapag mag-school po ako, kayong dalawa ni Papa maghahatid. Di ba po grade 1 ako sa pasukan? Opo, sagot ni Giselle. Grade 1 ka na, ilang buwan na lang at pasukan na ulit. Ilang buwan na lang at mukhang palagi ka na namang nasa guidance. Palaging suki ng guidance si Giselle. Paano ba naman kasi, patolera ang kanyang anak. Kapag may nangasar kay Jai, gumaganti ito ng suntok o sabunot. Niaaway nila po ako eh. Sabi niyo po, huwag pansinin dahil titigil din sila. Pero nung hindi ko po pinansin, biglang naninira ng gamit. Ayun, sinuntok kong uso. Napailing si Giselle. Di ko alam kung matutuwa ako o mahukurot kita. Basta mag-aaral ka na mabuti ah, at pakihabaan ang pasensya. Yung mag-aaral mabuti kaya ko po, yung habaan pasensya, ibang usapan na po yun ma. Nakangusong sabi ni Jai. Pahigang hinila ni Giselle ang anak at niyakap. Pinupog niya ito ng halik sa pisngi at humagik-gik ng humagik-gik naman ang batang babae. Napatigil lamang sa paghaharutan ng dalawa nang lumabas si Akiro sa CR. Sinabit muna niya ang tuwalya sa sasabitan bago nahiga sa kabilang dulo ng side ni Jai. Walang damit ako kung matulog. Hindi ako sanay na may damit pero kung hindi ka komportable, magdadamit na lang ako. Okay lang. Okay lang po yan. Si mama nga natutulog ng walang bre. Jai! Saway ni Giselle sa anak. Matulog ka na para lumaki ka at mabawasan yung kadaldalan mo. Humagik-gik lang si Jai. Hinalikan ni Jai ang ina bago harapin si Akiro at yakapin. Good night po. Mahal na mahal ko kayo. Good night. I love you so much, anak kong makulit. I love you, my daughter. And to you, my lovely wife. Nakaramdam ng kilig si Giselle pero hindi niya kinibo ang binata. Niyakap niya lang ang anak at pumikit na. Flowers for my beautiful woman? Nakangiting sabi ni Akiro sabay abot ng rosa sa dalagang si Giselle. Kasing ganda mo ang bulaklak na to. May bulok yung bulaklak oh. Sabi ni Giselle. Oo nga, may bulok po yung flowers. Sabad ni Jai na kumakain ng chocolate. Payag ka nun, mama? Natawa si Giselle nang sumimangot si Akiro. Thank you dito. Anak, akala ko ba team up tayo? Nakasimangot, natanong niya Akiro sa anak. Paano ko magkakaroon ng pogi points kay mama mo niyan? Niloloko lang po kita, papa.
At saka kinikilig po si mama kaya sigurado may pogi points ka na. Hindi ako kinikilig. Huwag kang fake news dyan. Oo na lang po. Mama, ang tagal po nila Lola. Traffic po ba? Napatingin si Giselle sa orasan. Papunta yung mga yun. Sandali lang at ihahain ko yung niluto ko. Ako na. Hintayin nyo na lang sila dito. Ako na bahala sa kusina. Salamat. Kumindat lamang si Akiro bago magtungo sa kusina. Inilapag naman ni Giselle ang bulaklak sa center table at nahikain sa chocolate ng anak. Para sa akin dapat yan eh. Inunahan mo pa ako. Mama, magkakadiabetes ka po. Bata pa po ako kaya hindi pa ako agad magkakaroon nun. Anak, walang pinipiling edad ng diabetes. Sabi ni Giselle sa anak. At saka tigilan mo muna dapat ang chocolates kaya hindi umaayos ang ngipin mo kasi puro ka candy. Napatigil lang ang dalawa nang may pumasok. Agad na patayo si Giselle nang makita ang kanyang tita, tito at pinsan. Lola! Mabilis ding tumayo si Jai at sinalubong ang kanyang lola. Ang apo ko! Binuhat ng tiyo ni Giselle si Jai. Aba, bumibigat na. Siguro kain ka ng kain. Si Papa po palagi akong pinapakain. Miss ko na po kayo sobra. Sus, miss mo lang kaming asarin eh. Sabi ni Jovelyn sa pamangkin. Don't worry, miss ka rin namin sa bahay. So sobrang pagka-miss ko kay Jai, pinagaanak ko na rin si Jovelyn. Sabi ng tita ni Giselle. Aba, kahit nakakasakit ng ulo ang mga bata sa bahay, masaya pa rin. Siguradong bibigyan ka rin ni Jovelyn ng apo. Sabi ni Giselle sa kanyang tiya. Tara na po sa kusina, nagluto po ako ng tanghalian natin. Nagtungo sila sa kusina at nadat na nila ang binatang si Akiro na nagtitimpla ng juice. Magandang araw ho. Bati ni Akiro sa mga bisita nila. Inilapag muna nito ang itinimplang juice sa lamesa bago lumapit sa tita at tito ni Giselle para magmano. Kay sarap este, kay bait mong bata. Nakangiting sabi ng tita ni Giselle. Maupo muna tayo at kumain habang nagkukwentuhan. Naupo na nga sila at nagsimulang kumain. Nililigawan ko po si Giselle. Proud na sabi ni Akiro. Bubuuhin ko ang pamilya ko. Para sa aming dalawa at para na rin sa anak namin. Pero kung ayaw sa'yo ni Insan, free ako ah. Sabi ni Jovelyn. Maganda rin lahi ko, don't worry. Jov, akin yan. Maghanap ka ng sayo. Joke lang naman, Insan. Sabi ni Jovelyn sa dalaga. At saka, sa tingin mo ba papayag ang suplada mong anak? Baka mag-aral pa mangulam yan pag nagkataon. Ang galing! Nahulaan agad ni tita ang gagawin ko! Sabi ni Jai at ngumiti ng malaki. Tignan mo na? Napailing si Jovelyn at napatawa na lang. Kumusta naman ang makasama ang ama ni Jai? Tanong ng tita ni Giselle sa kanya. Ngumisi si Giselle. Mabait po si Akiro at maalaga. Madalas nga lang po akong asarin. Anong trabaho mo ngayon, iho? As of now, pinapatakbo ko po ang company ng parents ko. I'm also work from home. Minsan lang po ako umalis dahil mas gusto kong mabantayan ng mag-ina ko. Napatango-tango naman ang ginang. Tama yan. Dapat, balanse ka sa pagtatrabaho at pamilya mo. Ganyan ang mga gusto kong lalaki para sa pamangkin ko. Masyado mong pinupuri si Akiro. Nagsiselos ako. Sabi ng tiyuhin ni Giselle. Ito naman, magsiselos na lang doon pa sa lalaking malabo akong patulan. Pabirong hinampas ng ginang ang kanyang asawa. Hayaan mo, gigilingan kita mamaya. Ma! Pa, mahiya naman kayo! Sita sa kanila ni Jovelyn. May bata! Aba, wala naman pakialam si Jason ang nangyayari. At saka, ginawa rin naman ni Akiro at Giselle yan. Kaya huwag silang painosente. Pakiramdam tuloy ni Giselle, namumula siya ngayon. Tita, tigil na. Oo nga pala, malapit ang pasukan. Mag-aaral na ulit yung batang Suki ng guidance. Iniba ni Giselle ang usapan para gumaan naman ang atmosphere sa paligid at para na rin maiba ang usapan. Ay nako, palagi mong asahan na magiging barkada nyo ang guidance counselor. Sabi ng ginang at napailing.
Noong umulan yata ng kamalditahan, sinalo ng batang yan. Nang matapos sila sa pagkain, ay agad nang nagpaalam ang magtiyahin. At dahil may lalakaran pa ito. Akiro, yung usapan natin ha, tatamaan ka sa akin kapag nagloko ka. Sabi ng tito ni Giselle sa binata, "Opo, ako pang bahala sa mag-ina ko." Nang makaalis ng tiyahin ni Giselle, ay nagsimula nang magligpit sina Giselle at Akiro. Si Jai naman ay kumakain muli ng ice cream. "Mama, Papa, ang cute niyo po." Nagkatingin na naman ang dalawa at sabay na napangisi. Nilapitan nila ang anak at pinahira ng bula sa muka. "Mas cute ka. At mahal ka naming cute ka. Ang swerte ko po kasi meron akong kayo." Nakangiting sabi ni Jai at parehong hinalikan ng kanyang mga magulang. "Mas maswerte ako. Buti na lang pala at umuwi ako nun. Kundi, baka wala akong pamilyang inuuwian ngayon." Ngumiti lang si Giselle at niyakap ang anak. Mas lalong napangiti si Giselle nang hagkan silang mag-ina ni Akiro. "Papa, saan tayo pupunta?" Excited na tanong ni Jai sa ama na makasakay sila sa kotse. "Gagala raw tayo." Si Giselle na ang sumagot. "Magkakaroon tayo ng isang road trip date." "Yehey!" Masayang sabi ni Jai at umayos ng pagkakakandong sa ina. "Kaya marami pala tayong food eh. Buti na lang si Mama nagluto. Kasi kung si Papa di tayo kakain." "Hintayin mo lang anak, gagaling din magluto si Papa." Sabi ni Akiro bago pa andarin ang sasakyan. "I-enjoy natin ang araw na to. Siguradong magiging masaya tayo ngayong araw." "Opo," sabi ni Jai. Itinoo na lamang na mag-ina ang kanilang paningin sa paligid. Napangiti sila nang makita ang mga magagandang tanawin. Isang oras pa ay dagat at medyo mabundok naman ang nakikita nila. "Dagat! Papa, pwede tayong pumunta ng dagat?" "Hihinto tayo sa dagat mamaya. Sa ngayon, sa daan muna tayo." Binuksan ni Akiro ang bintana ng kotse para mas ma-enjoy ng anak ang view. Binilinan niya lang ito na wag ilabas ang ulo o kamay sa bintana. Nang magtanghalian, ay inhinto ni Akiro ang sasakyan sa isang mataas na lugar. Binuksan niya ang likod ng sasakyan at doon inilatag ang kanilang pagkain. Doon din sila umupo at kumain habang nakatingin sa magandang view. "Papa, kapag malaki na ako, gusto kong maging flight attendant." "Lalaki pa naman po ako, di ba?" "Oo naman. Bata ka pa kaya maliit ka pa. Support ka ni Papa sa pangarap mo. Aral ka lang na mabuti para matupad yun ah. Kahit wala kang awards, ayos lang sa amin ni Mama mo. Ayaw naming ma-pressure ka sa pag-aaral. Always kaming proud ni Mama mo. Kahit wala kang award, tandaan mo yan." Ngumiti si Giselle. "Tama ang Papa mo anak. Gusto lang namin ni Papa ay ang makakabuti sa'yo." Humagigik naman si Jai na tila kinikilig. Nang matapos sa pagkain, ay ibinigay na ni Akiro ang gusto ng anak. Dinala niya ito sa dagat. Doon sila nagtungo sa walang tao at pwedeng ilagay ang sasakyan sa tabing dagat. "Wait mo ang Papa mo. Huwag kang pasaway, Jai. Alam ko excited ka pero matuto ka maghintay. Pareho tayong hindi marunong lumangoy." "Opo." Nang mabihisan ni Giselle ang anak, ay siya naman ang nagbihis. Isang manipis na white t-shirt ang suot niya na tinernohan ng cycling shorts. "Tara na. Sexy naman ang asawa ko." "Hindi pa tayo mag-asawa," sabi ni Giselle sa binata. "Tara na po sa dagat. Mamaya na po kayo mag-loving-loving." Nagtungo silang tatlo sa dagat at agad naligo. Sa mababaw lang si Giselle at medyo malilim habang pinagmamasdan ng kanyang mag-ama, nasayang-saya na lumangoy sa medyo malalim na parte. "Come here! Akong bahala sa inyo ni Jai. Hindi ko kayo hahayaang mapahamak." Napahagat si Giselle ng ibabang labi bago lumapit sa binata. Agad na yumakap si Giselle sa binata hanggang sa dibdib niya na ang tubig. "Huwag kang magpanik, hingang malalim." Sinunod naman ni Giselle ang sinabi ng binata. Maya-maya lamang ay unti-unti na siyang kumalma. "Ang saya-saya talaga!" Nakatawang sabi ni Jai.
Hay, gusto ko po forever tayong ganito. Sigurado yan, anak. Lumangoy-langoy pa sila hanggang sa mapagod at umaho na rin. Agad na binalutan ni Akiro ng tuwalya ang kanyang mag-ina. Bihis ka na sa loob, ako nang bahala kay Jai. Baka naman mabasa yung kotse mo. Kotse lang yon. Mas mahalaga yung kalusugan mo. Magbihis ka na at baka ubuhin ka pa. Napangiti si Giselle bago tumango at pumasok sa loob ng kotse. Binilisan niya ang pagbibihis dahil baka si Akiro naman na magkasakit. Tapos na ako, ikaw na dun. Nabihisan ko na si Jai. Bihis lang ako tapos magpahinga na tayo. Pumasok si Akiro sa kotse kaya nilapitan ni Jai ang anak at niyakap. Nang matapos magbihis si Akiro, ay binuksan nito ang likod ng kotse at doon naupo silang mag-anak habang kumakain at pinapanood ang paglubog ng araw. Bukas ng gabi na tayo umuwi. Let's enjoy this moment. Baka medyo maging busy ako sa company next week, kaya gusto kong sulitin ang bonding natin. Gusto ko po yun! Sabi ni Jai at ngumiti. Nang matapos kumain, ay inilatag na ni Akiro ang makapal na comforter sa likod ng kotse. Talagang pinaghandaan ng binata ang bagay na ito. Siya na rin na nagdala ng extra damit para sa kanyang mag-ina. Talagang handa ka ah. Sabi ni Giselle na makahiga na sila. Kaya nga itong kotse na to ang dinala ko eh. Bukas, mas lalo tayo mag-i-enjoy. Pupunta tayo sa isang amusement park. Sasakay tayong carousel? Sabi ni Jai at naghikab. Mama, Papa, antok na po ako. Tulog na ako. Good night po. Sige lang anak. Tugon ni Giselle sa kanyang anak. Nagtulukbong ng kumot si Jai bago yumakap sa ina. Niyakap naman ito pabalik ni Giselle. Thank you for giving me a chance. Sabi ni Akiro habang punong-puno ng pagmamahal na nakatitig sa dalaga. Swerte ko naman. Ngumiti naman si Giselle. Salamat din dahil tinanggap mo si Jai. Salamat dahil ginusto mong buuin ang pamilya natin. Lumapit pa lalo si Akiro kaya na magkalapit ang mukha nila ng dalaga. Pwedeng pakis? Nahihiyang tanong ni Akiro sa dalaga. Ikaw kasi, naakit mo ako kanina. Natawa si Giselle at siya na rin ang humalik sa binata. Napapikit naman si Akiro at tinugunan ang halik ng dalaga. Tama na. Nagagalit si pare kung nasa ibaba. Baka masundan agad si Jai kapag nagkataon. Natawa naman si Giselle. Matulog ka na. Good night. Good night. Mahal kita palagi. Tugon ng binata. Kinabukasan ay nag-almusal muna ang mag-anak bago sila nagtungo sa amusement park. Mickey Mouse! Masayang sabi ni Jai. Nakasuot ang tatlo ng Mickey Mouse headband. Pumwesto sila sa tabi ng estatwa ni Mickey Mouse at kumuha ng litrato. Anong gusto niyong sakyan natin? Tanong ni Akiro sa mag-ina niya. Carousel! Gusto ko pong sumakay dun! Pinagbigyan ng dalawang bata at sumakay sila ng carousel. Magkasama sila sa kabayo, si Jai at Giselle. Nasa katabing kabayo naman nila si Akiro na kumukuha ng litrato. Hindi maiwasang mangilid ang luha ni Akiro habang nakatingin sa mag-ina niyang masayang masaya. Mahal ko kayo. Bulong niya at napahagat na lamang sa kanyang ibabang labi. Nang matapos sila sa carousel, ay bumaba na sila at naglibot-libot sa amusement park habang kumakain ng ice cream. OMG, you're here! Napatigil sila nang biglang sumulpot si Catherine na may malawak ng ngiti. Giselle! Naihulog naman ni Giselle ang ice cream na kinakain nang sumulpot sa kanyang harapan ng ex niya. Mas lalo itong pumayat at halatang batak na batak. Dalawang asungot. Bulong ni Giselle. Akiro, hindi mo sinasagot ang mga calls ko. Pabebeng sabi ni Catherine at tagpout. Giselle, baby ko, ang tagal kitang hinanap. Sabi naman ni Errol. Bakit wala kang paramdam sa akin? Ilang taon? I love you so much. Ano ba yan? Ba't may mga asungot? Catherine, family date namin. Huwag mo sanang sirain. At pre, konting distansya naman sa asawa ko. What? Ano? Halos magkasabay na sambit ni Catherine at Errol. Akiro, what's the meaning of this?
Akala ko ba ako lang? Nagsalubo ang kilay ni Catherine. Wala naman tayo, Catherine. Nilinaw ko na sa iyo nun. Ikaw lang to naghahabol sa akin. Si Giselle ang mahal ko at may anak na kami. Giselle, wala ka man lang taste? Ipapalit mo na lang ako sa pangit pa. Singhal ni Errol sa dalaga. Napangiwi naman si Giselle. Errol, mas makapal pa yata ang apog mo kaysa sa taba mo. Wala ka sa kalingkingan ni Akiro. Asyumero, maghahabol ka rin sa akin. Singhal ni Errol sa kanya bago padabog na umalis. Ang cheap mo! Singhal naman ni Catherine sa binata, saka rin umalis ito. Nagkatingin na naman ang tatlo. Maya-maya lang ay sabay-sabay silang napahalakhak at naupo sa isang bench. Pinatulan mo yung lalaking yun? Nakangiwing tanong ni Akiro sa dalaga. Maling desisyon ko yun sa buhay noon. Pero hindi ko naman pinagsisisihan na pinatulan ko si Errol. Mabait naman yung tao noon at maganda ang itsura. Kaso, napabarkada sa mali kaya naging ganyan. Kung nagkataon pala na hindi siya napabarkada, baka medyo tagilid ang pagkakaroon natin ng anak. Sabi ni Akiro. Buti na lang at naging mahilig siya sa barkada. Sira ka talaga. Malay mo naman magbago, di ba? Malay mo ay makahanap ng forever niya. Nagkibit-balikat na lamang si Akiro. Nang matapos sila sa pamamahinga, ay ipinagpatuloy nilang pagsakay sa mga rides at pag-enjoy. Pagod na ako. Papa, uwi na tayo. Gusto ko na pong umuwi. Sabi ni Jai na nakapasan na sa kanyang ama. Oo nga, masakit na ang paa ko at saka pagod na talaga ako. Tumango si Akiro. Sige. Umuwi na sila. Sa biyahe pa lang ay bagsak na agad si Jai. Mahimbing itong natutulog at naghihilig pa. Halos 2 oras yata ang binyahe nila bago sila makauwi. Tulog na tulog pa rin ang bata at binuhat naman ito ni Akiro para dalhin sa kwarto. Mamaya na natin ibaba yung mga gamit. Sabi ni Akiro at pumwesto sa paanan ng dalaga. Massage muna kita. Minasahin ni Akiro ang paanan ng dalaga hanggang sa makatulog ito. Binuhat niya rin si Giselle at inilagay sa kwarto. Si Akiro na ang nagbaba mag-isa ng mga gamit nila. Siya na rin na nag-ayos ng mga ito para wala nang gawin si Giselle kapag nagising ito. Nang magising si Giselle ay 5:00 na ng hapon. Napalingon siya sa tabi niya at nakitang mahimbing pa rin na natutulog ang anak. Lumabas siya ng kwarto at natigilan siya na makita na sa sofa natulog si Akiro. Bakit hindi siya natulog sa kwarto? Bulong ni Giselle at sinipat ang binata. Natigilan si Giselle nang makitang may hawak ang binata. Kinuha niya ang box na hawak nito at natigilan siya nang makita ang isang singsing. Singsing? Para kanino ang singsing na to? Para sana sa'yo. Napatalon sa gulat ang dalaga nang biglang magsalita si Akiro. Bala ko mag-propose sana sa'yo kapag sumakay na tayo ng Ferris wheel mamayang gabi. Kasabay nun ng fireworks display para mas maganda. Kaso, kitang-kita ko na pagod na kayo ni Jai. Ayoko naman magkasakit kayo kaya mas pinili ko na lang umuwi. Bakit hindi mo sinabi? Hindi na surprise yun. At saka, hindi pa naman sure kung papayag ka. Kaya ayos lang yun. Ako lang naman kasi yung manliligaw na malakas ang loob na mag-propose kahit di pa sinasagot. Ngumiti si Giselle at tinanggal ang singsing sa box. Siya na ang nagsuot niyon sa kanyang sarili na ikinatigil ng binata. Sa mga araw na kasama ka namin ni Jai, sa mga minutong pinatutunayan mo yung sarili mo sa amin, sapat na sa akin yun. Akiro, kitang-kita ko ang pagiging sincere mo sa amin. Ramdam na ramdam ko yung pagmamahal mo sa amin. Emosyonal na sabi ni Giselle sa binata. Mabilis na nahulog ang loob ko sa'yo. Green flag ka kaya? Nahulog ako dahil sobrang nirerespeto mo yung pamilyang meron ako, nirerespeto mo yung mga desisyon ko, pati na rin ang anak natin. Akiro, gusto ko rin bumuo ng pamilya kasama ka. Hinapit ni Akiro ang dalaga at inupo sa kanyang kandungan. Niyakap niya si Giselle sa bewang at sinubsob ang binata ang mukha sa leeg nito. Naiiyak ako. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko.
Gusto kong isigaw yung sayang nararamdaman ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Giselle. Pakiramdam ko ay mababaliw ako dahil sa sobrang saya. Maraming maraming salamat sa pagkakataon. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, Akiro. Mahal na mahal. Nagtagpo ang labi ng dalawa. Kapapuno ng sinseridad ang puso ng isa't isa habang tinutugunan ang halik ng bawat isa. Ay, susundan niyo agad si Jai? Napahiwalay sila sa isa't isa nang marinig nila ang boses ni Abby. Ibang klase ka talaga, utol. Kumapit si Giselle sa batok na minamahal niya bago lingunin ang kaibigan. Magpapakasal na kami. Magiging sister-in-law mo na ako. Nanlaki ang mga mata ni Abby. Ganitong balita ang tinatanggap ko. Congratulations, Beshi, at kuya ko masungit. Napatawa na lang si Giselle bago isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaking minamahal. Giselle, mahal ko, ang singsing na ito ay tanda ng walang hanggang pagmamahal ko sa iyo. Well, kahit wala ang singsing na to ay mahal pa rin kita at magiging tapat ako sa iyo. Alam kong paulit-ulit, pero maraming maraming salamat sa pagtanggap sa akin. Salamat sa walang sawang pagmamahal sa akin. Salamat sa pagtuturo sa akin sa pagluluto. Salamat sa pagiging mabuting may bahay sa akin. Lagi mong tatandaan na tanging sa iyo lang ako magpapa-under. Wala akong pakialam kung tawagin man akong duwag ng mga tao. Wala eh. Pagdating sa iyo, tiklop talaga ako. Salamat ng marami, Giselle. Ikaw ang pinakamaganda ibinigay sa akin ni Lord bukod sa pamilya at mga kaibigan ko. Mahal na mahal kita. Isinuot ni Akiro ang singsing sa kanyang asawa. Akmang hahalikan niya na ito pero pinigilan siya ng pare. Teka lang, iho. Kalma. Sabi ng pare sa binata, darating din tayo sa parting yan. Natawa naman si Giselle at ang mga bisita. Akiro, itong singsing na ito ay tanda sa iyo ng habang buhay na commitment ko. Isinuot ni Giselle ang singsing sa binata. Gusto ko magpasalamat dahil tinanggap mo rin ako, lalo na ang anak natin. Salamat sa palaging pag-intindi sa kasungitan ko. Salamat dahil palagi mong iniintindi ang lahat ng bagay. Mahal na mahal kita, Akiro. Ito na ang pinakahihintay mo. Pwede mo nang halikan ang asawa mo. Hinapit ni Akiro ang bewang ng dalaga at mabilis na pinagdikit ang kanilang labi. Yehey! Masayang sigaw ni Jai at mabilis na tumakbo palapit sa kanyang mga magulang. Ang tagal pala kapag ikakasal, nakakagutom po tas nakakaantok. Pagkatapos ng picture, makakakain ka na. Sabi ni Giselle sa bata. Nanguha muna sila ng litrato sa simbahan bago sila dumiretso sa reception. Excited na ako magapang ka. Mahal, matutuloy na ang hindi pa natin matuloy-tuloy. Kung hindi manggugulo ang anak natin, sagot ni Giselle sa asawa. Naging masaya ang pagdaos sa reception. Nang matapos sila, ay agad silang dumiretso sa kwarto. Kaso, sumunod sa kanilang anak. Gusto ko kayong tabi. Love you, Mama, Papa. Natawa si Giselle at napalingon kay Akiro. Bukas na lang. Napahinga ng malalim ang binata. Susulitin ko talaga kapag walang asungot. Muling natawa si Giselle bago siya halikan. I love you, my handsome husband. I love you too, my beautiful wife. At mahal ko po kayong dalawa. Singit ng batang makulit at humagikik pa. Lumipas ang ilang buwan. Happy Father's Day. Bati ni Giselle sa asawa at hinalikan nito. Happy Father's Day po, Papa! Humalik din si Jai sa kanyang ama. Kumusta ang school? Ikaw, mahal, kumusta ka dito sa bahay? Ayos lang. Sagot ni Giselle. Ako po, mabait sa school. Walang nangaaway sa akin kasi sabi ko may baril si Papa. Very good din po ako. Marami nga akong stars eh. Magpalit ka muna ng damit mo. Ihahanda namin ng daddy mo merienda natin. Tumango si Jaya at tumakbo papasok ng kwarto niya. May sarili ng kwarto ang batang babae. Ito ang hiniling niya sa mga magulang noong birthday niya. Oo nga pala. Nakangiting, inabot ni Giselle isang box sa binata. Regalo ko sa iyo ngayong Father's Day. Nag-abala ka pa
Alam mo naman kayo palang ni Jay, sapat na sa akin. Buksan mo. Binuksan ni Akiro ang box at natigilan siya na makita ang nasa loob. Mabibili mo na yung dream crib mo, yung nakita mo sa mall, at next year, apat na tayo magse-celebrate ng Father's Day. Nakangiting sabi ni Giselle sa asawa. Gulat namang niyakap ni Akiro ang babae. Gusto ko magwala sa labas dahil sa sobrang saya ko. Salamat, Giselle. Mahal na mahal kita, asawa ko. Natawa si Giselle. Masyado mo kasing ginagalingan. Kaya ayan, binihiyaan agad tayo ng bunso. Ang saya ko. Sinapo ni Akiro ang pisngi ng asawa at hinalikan nito sa labi. Mahal na mahal ko kayo ni Jai, pati na rin ang bunso natin. Anong meron? Nasaan na yung merienda po? Jai, may kapatid ka na. May baby na si mama mo. Talaga po? Agad lumapit si Jai sa mama niya at hinipuang siya nito. Wow, excited na ako maging ate. Palagi ko ipagtatanggol ang kapatid ko at mamahalin ko siya kagaya ng pagmamahal niya sa aking dalawa po. Sigurado ngayon palang ay proud na siya sa atin niya. Mahal ko kayo. Niyakap ni Akiro ang kanyang asawa at anak. Hinalikan niya rin ang mga ito sa noo. Akala noon ni Akiro ay hindi niya na mararanasan na magkaroon ng pamilya dahil ilang beses na siyang muntik mamatay noon dahil sa trabaho niya. Malungkot siya noon na nawala siya sa pagiging alagad ng batas. Pero tama pala ang desisyon niya dahil mas naging masaya ang buhay niya ngayon, lalo na't meron na siyang asawa at anak at magkakaroon pa siya ulit ng isa pang anak. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Hiding the Soldier's Daughter, written by Queen D. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone! Paalam!